Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon ni Nonito Donaire at ang bakbakang Mark Magsayo at Julio Ceja. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So sa article nga po na isinulat ng Batikang Sports Analyst na si Kinito Henson para sa PhilBoxing.com ay ibinahagi nito ang naging reaksyon ng 4 Division Champion na si Nonito Donaire at maging ang asawa nito slash manager na si Rachel Donaire patungkol sa naging laban ni Janriel Casimero at Guillermo Rigondo nitong linggo lamang. Ayon kay Rachel ay nakaplano daw talaga sana silang pumunta sa mismong event upang mapanood ito ng live. Subalit na tsempohan daw kasing naging busy sila dahil sa mga obligasyon nila sa kanilang mga anak. Kaya naman nagpasya na lang silang panoorin ang laban sa telebisyon. Paliwanag ni Rachel na isang nakakabagot na laban umano ang napanood nila, kung saan pareho umanong hindi naging epektibo ang naging game plan ni Casimero at Rigondo para talunin ang isa't isa. Akalain mo daw na 47 lang ang naipatamang suntok ni Casimero sa buong 12 rounds, habang si Rigondo naman umano ay 44 lang. Sa katunayan nga daw ay napakahirap umanong panoorin ang laban nila dahil sa kakulangan ng aksyon. At sa palagay niya daw ay dapat walang dineklarang panalo sa bakbakan na yun, kung saan dapat ay tabla lang ang naging resulta. Kasi bagamat pinipilit umano ni Casimero na maging agresibo, ay hindi naman daw nito nahuhuli at natatamaan si Rigondo. Habang si Nonito Donaire naman ay sinabing nahirapan siyang manatiling gising habang pinapanood ang laban. Bukod dyan ay may sagot din si Donaire sa bintang sa kanya ng angas ng Pinas na natatakot ito kaya siya umatras sa dapat sana unification fight nila. Ayon kay Donaire ay 21 world champions na ang kanyang nakalaban, kaya naman wala umanong dahilan upang matakot siya maski kanino. Ganun pa man ay masaya umano siya sa naging tagumpay ng Philippine boxing team sa kakatapos lamang na Tokyo Olympics, kung saan nakasungkit ang Pinas ng 3 medal sa boxing. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi nga po ni Senator Manny Pacquiao kahapon na mas gusto niyang mapanood ang bakbakan sa pagitan ni Naoya Inoue at Janriel Casimero kaysa sa posibleng sagupaan ng dalawang Pinoy Bantamweight World Champions na sila Casimero at Donaire. Bukod dyan ay gusto din ni Pacquiao na mag-promote ng laban ni Casimero at Inoue kung sakali. Samantala, nagkaharap na nga po kanina si Mark Magnifico Magsayo at Julio Ceja sa press conference ng mga undercard ni Pacquiao at Ugas. Dito ay sinabi ni Magsayo na sobrang nagpapasalamat siya dahil nagkaroon siya ng isang legendary trainer na kagaya ni Fred Roach, dahil talaga naman umanong napakadami niyang natutunan dito. Bukod dyan ay tiniyak din ni Magsayo na makukuha niya ang panalo sa laban na ito. Habang ang Meksikano namang si Julio Ceja ay sinabing hindi na ito bago sa kanya dahil madami na umano siyang nakalaban dati na mas magaling pa kay Magsayo. Kaya naman panigurado umano na siya ang mas mangingibabaw sa gabi ng kanilang bakbakan. Nangako din si Ceja na knockout ang aabutin sa kanya ni Magsayo. Kaya naman sumagot din si Magsayo dito na knockout din ang gagawin niya kay Ceja. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga